paano po ba natin malalaman yung mga signs na yon? Ano ba yung mga signs na nampapower trip yung iyong partner? Yeah, maganda to. Ah, oo. It's all about me. Me, myself, and I. Naku. Pero kung may mali, you. There is what you call gaslighting. Mm-hmm. There is all about me. So, these are some behaviors already na questionable na rin, di ba? For example, mag-asawa, tapos nagalit yung wife, sasabihin ng lalaki, naluloko ka lang, ini-imagine mo lang, hindi totoo yan. For example, okay, sino yung babae? Kabit mo yung babae. Naluloko ka na talaga, ha? Parang nag-i-imagine ka na naman. You can say things in a nice way, but you do not label or accuse someone right away. Or worse, ikaw nga may ginagawang mali, ikaw nga may tinatago, pero you throw it to the other person, you gaslight. You put the blame on the other person. Instead of admitting your fault, you blame the other person. Parang, kumbaga, parang yung ano, poll question natin. Ha? Letter B yun, parang, mga ka-feeling. Oh. Kumbaga, parang ang gaslighting, para lang malinaw sa mga listeners natin at viewers, no? Yung mga tito, tita, imbis na aminin mo yung pagkakamali mo, ipapasa mo sa iba, change topic mo, or iibahin mo ng konti, or hindi mo siseryosohin yung accusation sa'yo. O kaya, to, yung parang, at the end, to make yourself look good. Oo, para ikaw yung parang... Bida. Oo, ikaw yung bida, ikaw yung tama lagi. Mm. Oo, ayon sa ating poll question, ito yon, ha? Susuyuin, ito, kung may LQ kami ng Lovey Dubs ko, ito ang mga gagawin ko. At ito yung isa dun sa mga sinabi. Susuyuin ko siya kahit... Ay, hindi. Ito. Sa letter A pala, kung ako ang may kasalanan, hindi ako aamin at palalabasin kong siya ang may kasalanan. Yeah. Gaslighting yan. Oh. Kung ako may kasalanan, ipapalabasin ko siya may kasalanan. Oh. What do you get out of that? Is that healthy? At the end of the day, you feel good doing that? Masakit yan kasi kung mahal mo isang tao, you would not want to do anything that will hurt the person. Diba? But it's not also right na aminin mo maski hindi mo mali. Of course not. Hindi ko naman sinabi magpatigasan kayo. Ay naku, walang mangyayari. Gutom ang mangyayari. Sunog ang kanin nyo. Okay? Pero, kung wari hindi ikaw ang may mali at gusto mo maayos, it is also not right to say, okay, tama na, for example, tama na, Stanley, wag na tayo mag-argue. Okay na, ako na may mali. Maski alam mo naman, hindi ka may mali. Maybe it is better that you agree to disagree. Okay, today, wag na natin pag-usapan to. Mukhang wala tayong mapupuntahan. Can we discuss this after 3 days or after a week? Pag medyo hindi na tayo mainit ang ulo. Pag kalma na. Kalmado ka na. Tapos biglang ano, pag-uusapan, biglang nag-away na naman.